Kamusta? Magandang araw. Ang aking ire-report sa araw na ito ay ang Kabanata 8 ng Rizal na may pamagat na ang pagpapalimbag sa Noli Mi Tangere. Ang ideya at pagsulat ng Noli Mi Tangere. Uncle Tom's Cabin. Ito ay isang nobela na sinulat ni Harriet Beecher Stowe na tumatalakay sa buhay ng mga aliping itim sa Amerika. Enero 2, 1884. Ito ang petsa na pagtitipon kung saan pinanukala ni Rizal sa grupo ng mga Pilipino na magsulat sila ng isang nobelang ukol sa kalagayan ng mga Pilipino. Paghahati na pagsulat ng Noli Mi Tangere. Kalahati sa Espanya, 1/4 sa Pransya o sa France at 1/4 sa Alemanya o sa Germany. Wilhelm Feld. Dito tinapos ni Rizal ang huling kabanata ng Noli Mi Tangere. Maximo Viola. Siya ang nagsilbing tagapagligtas ng Noli Mi Tangere sa pamamagitan ng pagpapahiram niya kay Rizal ng halagang 300 piso upang magamit sa pagpapalimbag ng nasabing nobela. Pebrero 21, 1887. Ito ang petsa kung saan natapos ang Noli Mi Tangere at inihanda para sa pagpapalimbag. Berlin Bachdrake Action Gesellschaft ang palibagan na tumanggap upang ilathala ang Noli Mi Tangere sa halagang 300 piso sa daming 2,000 kopya. Marso 21, 1887. Ito naman ang petsa kung saan lumabas ng palimbagan ang nobelang Noli Mi Tangere. Pebrero 21, 1887. Ito ang petsang natapos ang Noli Mi Tangere at inihanda para sa pagpapalimbag. Mga unang pinadalhan ni Rizal ng kopyan ng Noli Mi Tangere. Si Ferdinand Blumentritt, Dr. Antonio, Maria Regidor, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce, Felix Resurrection Hidalgo. Kinuha ni Rizal ang pamagat ng Noli Mi Tangere mula sa Ebanghelyo ni San Juan. Inihandog ni Rizal ang Noli Mi Tangere sa inang bayan. Elias at Salome, ito yung kabanata na inalis ni Rizal sa Noli Mi Tangere upang makatipid siya sa presyo na pagpapalimbag ng nobela. Yun lamang at maraming salamat.